sagot natin consistently, the COMELEC will accept the certificate of candidacy of Alice Gu. We will accept the certificate of candidacy of anybody of similar situation. We will accept the certificate of candidacy of those who perhaps everybody might be perceived to be a recent candidate. We will accept all of them. Kaya lang, tatlong grounds kasi ang pwedeng maging dahilan kung bakit ang isang kandidato ay hindi malalagay ang pangalan sa balota. Una, kung siya ay recent candidate. Inuulit ko, pangulo o ang purpose ay lituhin ang mga botante. Number two, may petisyon i-cancel ang kanyang candidacy or i-deny due course ang kanyang candidacy. Anong dahilan? Age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy. Dapat may magpapayag ng isang petisyon. At panghuli, kapag ka may desisyon, ang Office of the Ombudsman perpetually disqualifying the candidate. Anong ibig sabihin nun? Yung pangatlo ang pinaka-crucial. At sana makaka-research nyo kung sino yung may mga ganun. Sinabi namin, irirespeto, kikilalanin ng Commission of Elections ang desisyon ng Office of the Ombudsman. Kahit pa ito ay nakaapila sa mas mataas na hukuman, the COMELEC will always implement and execute the decision of the Office of the Ombudsman. That is an act of respect to the office and because that is what is provided for under Republic Act 6770. Anong nakalagay sa 6770? Yan yung batas na nagbatas ng Ombudsman. Ang sabi, the decision of the Office of the Ombudsman is immediately executory, though not final. Anong ibig sabihin? Kahit nakapila, executory ka agad. Tanggal ka agad yung mismo official kung siya ay removed from office and perpetually disqualified unless a restraining order is issued by the Court of Appeals. Ang katanungan ngayon, yung mga may perpetual disqualification, sa kasalukuyan ba, meron ba sila temporary restraining order? Sapagkat pag nag-desisyon ng COMELEC at wala kami natinatanggap na TRO, lahat sila tanggal sa listahan. Yun ang maliwanag. Ngayon, yung binabanggit na personalidad kanina, ang katanungan, Dayan, meron ba siyang desisyon mula sa Office of the Ombudsman? Huwag na yung una-unang dalawa. Yung una-unang dalawa ay yung una patungkol sa reasons. Maaaring hindi. Ang pangalawa ay patungkol sa issue ng cancellation. Maaaring may mag-file. Pero yung pangatlo, may desisyon ba ang Office of the Ombudsman? Mukha po kasi may binigay sa amin na desisyon ng Office of the Ombudsman patungkol sa kanya. At yung mga iba pa, Cebu, Mandaue, Surigao, at mga iba pang lugar na may perpetual disqualification to hold public office. Sa Mexico, Pampanga pala, to hold public office. O ibig sabihin lang natin ay kanya-kanyang depensa yon. But as far as the COMELEC is concerned, we will enforce and implement the Ombudsman's decision. Naliwanag po yon. Para lang po ito sa iba pang nagtatalo hanggang sa kasalukuyan.